Si Aranas, and welcome back to my channel. So for today's video, it's going to be another house tour of my Camellia house. So this is going to be the part 2 of my house tour dahil marami kayong mga naging questions dun sa aking house tour part 1. So this time, sasagutin ko ang mga naging tanong ninyo and bibigyan ko kayo, of course, ng mga tips and advices kung paano ba magpa-renovate ng Camellia house. And sasabihin ko din sa inyo sa video na ito, magkano ba ang nagastos sa aking house renovation. And ipapakita ko rin sa video na ito ang floor plan ng bahay na ito. So if you're interested, please keep on watching. So, pamilya naman tayong lahat guys. Ano, originally, itsura ng Camellia house once na i-turn over sa atin. So ito yon. So, ganyan lang yung itsura niya nung na-turn over sa akin. So, itong unit na ito, ang model na ito ay Camellia Isabel, ang pangalan niya, with 66 square meters lot area. And yung existing house naman niya is 46 square meters ang floor area niya. Nakita niyo naman kung ano yung naging itsura niya. So, wala pa siyang mga fence, wala pa siyang kahit anong ginawa before. And this time, ito yung kanyang itsura. So, may nagtanong sa akin sa aking house tour part 1 kung meron daw bang parking itong aking Camellia house. So, ang sagot dyan guys ay wali! So, wala tayong parking dito sa aking Camellia unit. Parang pare-pareho naman dito. Maliit lang kasi ito. 66 square meters ang kanyang lot area. Pero ito yung ginawa ko sa aking front of the house. So, meron naman tayo dito mini garage na ang kasya naman dito ay kung meron kang motor o kaya e-bikes or tricycle, yan, kasya dito. At ang ikinagat naman dito sa space na to guys, yun, kapag may mga events, handaan ka, ganyan, pwede ka maglagay ng mga tables and chairs for your visitors. And doon naman sa nagtatanong, so paano nga ba yung parking? And in fairness naman, dito sa nabili kong unit sa Camellia, meron siyang malaking driveway sa labas. So, ayun, yan, ang driveway. So, yung kotse ko yung nakalagay dun, guys, sa labas. So, kung makikita nyo, ipinay ko siya sa tapat kasi nga mag-house tour dito, kaya nandun muna siya ngayon. So, since malaki naman, guys, yung driveway dito sa Camellia, advisable din na ipark nyo na lang sa may sidewalk yung inyong sasakyan. And kung yung katapat mo na bahay is may sasakyan din, iparking niya sa kanyang sidewalk, yun, magkakasya naman sa ang isang sasakyan na dadaan sa gitna. So, ayun. So, parang may parking ka na din naman sa bahay mo ng isang sasakyan. And eto naman guys, ang ginawa ko sa side na ito. So, nagpagawa lang ako ng plant box kasi gusto ko yung malinis lang yung aking parang mini garden. Garden ba ang tawag doon? So parang ganoon na rin kasi naglagay nga ako ng mga plant box and nilagyan ko ng mga plants. Si Christine ako nagpagawa dito sa Facebook. So yung mga taga-Lipa dyan, Lipa, Batangas na mga gustong magpa-landscape or bumili ng plants, message nyo lang siya kay Christine kasi sobrang bait niya. Thank you so much again kay Christine. Welcome to my Camellia house!
So, narito tayo ngayon, guys, sa aking living room. So, as you can see, guys, very spacious ng aking naging living room area. So, ito talaga yung naging itsura niya. Initially, nung na-turn over, ito yung loob niya. So, itong mismo living room area ko, nung itinurn over siya sa akin, actually, yung pagpasok mo, ito na dapat yung living room, nandito na din yung dining area dapat, and then, nandyan na yung bathroom, and everything. So, yun yung 46 square meters turn over sa akin ng Camellia. Okay, dito tayo, guys, sa area na ito. So, nung na-turn over siya sa akin, guys, hanggang dito lang talaga siya. So, as you can see, kaya naging malawak talaga kasi kung hanggang dito lang talaga dapat siya nung na-turn over sa akin, ginawa ko siyang whole living room na lang. Yes, mga sofa ko na malaki and then yung TV ko, TV wall ko na super nice! Itong area na ito, this is my bar counter or breakfast nook, kung ano man ang gusto niyong gawin sa area na ito. So, before kasi, meron siyang dingding dito and yun, pinabakbak ko siya para maging mas maluwag yung aking dining area. So, tip number one, guys. Kung kayo ay magpapa-renovate ng inyong Lisandra unit, make sure, guys, na ang kukunin yung contractor ay yung sanay nang gumawa ng mga ganitong klaseng. Advice ko sa inyo, guys, ay hindi kasi basta-basta pwede kayong magbakbak. Actually, hindi ito allowed sa Camellia. So, depende na lang yan sa contractor nyo kung talagang sanay silang gumawa ng mga ganitong klaseng bahay. Dahil kailangan nilang gumawa ng bagong biga or ng mga bagong poste. So, make sure talaga na yung contractor ay magaling and of course, engineer yan ay i-approve talaga yung inyong house renovation. So, dito naman tayo guys sa aking dining area. Yan. So, as you can see guys, so meron ditong hati. Since hanggang dito nga lang yung existing house. So, itong area na ito, ito yung remaining lot na natira noon. And in-extend ko lang siya na dire-diretso. So, ito na yung naging extension. Ginawa ko lang siyang isang dining area. So, ito na ang ating dining area. So, ito na nga yung naging itsura ng extension. Naging malaki yung dining area ko dahil lang nga pinabakba ko yung pader dito. And ito, naging dining area siya na sobrang spacious. Na 6-seater yung kasya na table. Okay, so dito naman tayo guys sa aking tip number 2. So, kapag magpapa-renovate kayo ng inyong mga Camellia house, make sure guys na hindi mawawala yung may airflow like windows or katulad nito, sliding door papunta sa aking mini lanay. So, this is my mini lanay. Hindi pwede mawala ang ating mini lanay or yan, open space ng dining or ng kitchen niyo dahil kung wala tayong open space, sobrang mainit na yung papasok ng bahay niyo. Kaya guys, dito sa bahay nito parang fresh na fresh yung pakiramdam mo sa pumasok ka. Kasi pagpasok mo, hindi ka lang sa front door makakakuha ng fresh air, meron din sa back door. Okay guys, dito naman tayo sa aking tip number 3. So, ang tip number 3 ko guys ay dito naman sa aking kitchen area. So, as you can see, yung itong space na ito, guys, ay lupa lang din yan. Kumbaga, hanggang dito nga lang kasi yung house. So, binawa ko siyang isang mahabang kitchen. Dahil, guys, of course, maganda talaga kapag may malaki kang kitchen. So, binawa ko siyang isang mahabang kitchen kasi nga, no choice tayo eh. Ganun lang yung ating space na meron. So, kailangan natin i-maximize yung space. Since wala tayong magiging mga storage dito, kailangan sa bahay nyo, kapag maliit, damihan mo yung mga cabinets. Kasi dito sa mga cabinets mo, makakapag-store ka ng mga kung ano-ano. So, like yung ginawa ko dito, sobrang mahaba yung cabinet ko. Diba? Ang dami mo nang may store diyan. So, that's my tip number 3. So, ito yung aking pantry. So, dito, advice na maglagay kayo dito, since pantry na siya, maglagay kayo dito ng mga chips or mga pagkain na mga i-stack ninyo. Yan. So, marami tayo mga cabinets dito. And dito sa area na to, ginawa ko siyang lalagyan ng mga utensils. And marami ka pang actually pwedeng ilagay sa area na to. And yan.
Meron akong oven, coffee maker, rice cooker, hot kettle, and may nagtanong sa akin kung meron daw lutuan. Of course, meron po tayong lutuan. Pero ito ay induction cooker lang ang ginamit ko. So, siya nga pala sa mga hindi nakakaalam, guys, itong bahay na ito, since yung mga hindi nakapanood ng ating house tour number one, this house is available for rent on Airbnb for short stays only. Pero of course, pwede din naman ang mga long-term stay. Just message me on my Facebook account, Missy Aranas, and our Facebook page also, yung Sam and Enzo Casa Rental, sa mga gustong mag-inquire about short-term or long-term stays dito sa Lipa, Batangas. Okay, so since hindi ko to na-discuss last time, may nagtanong sa akin kung ano ba yung materials na ginamit ko dito sa aking countertop. So, ang ginamit ko po dito ay marble quartz. So, yun. Depende pa rin yan, guys, sa mga mapapagkasunduan ninyo ng contractor nyo. And sasagutin ko sa inyo, magkano ba, guys, ang nagastos ko dito sa house renovation na to? As you can see, yung existing house, sobrang liit lang. Minaximize ko talaga and binuo ko talaga. Ang dami mo, guys, na pagtanungan ng contractor, and nag-offer sila sa akin noong 2020, nang nasa estimate lang to, ha, 600,000, more or less 600,000 yung binigay niyang price sa akin for first floor lang. And of course, hindi ako pumaya during that time, noong 2020, kasi sobrang mahal na niya akong 600,000, pero first floor lang talaga yung i-extend. Of course, ang dami kong nahanap or hinanap ng mga contractor. And sa tanong ninyo magkano nagastos ko, sasabihin ko sa inyo yan later on. So, keep on watching. So, guys, dito naman tayo sa tip number 4. Sa tip number 4 ko, guys, dito tayo sa ating lutuan. So, kailangan, guys, hindi mo wala ang airflow. Kailangan may malapit na bintana. O kaya, ridge hood, hindi pwedeng mawala kapag wala kang malapit na bintana. Yan. So, kaya meron tayong ridge hood dito. And of course, as you can see, papunta dito, meron tayong sliding door. So, dito naman tayo, guys, sa area na ito. So, itong area na to, guys, since mahaba nga ang naging kitchen area ko, ginawa ko siyang laundry area. So, meron ako ditong another sink. Kapag, like for example, meron tayong mga handaan, ganyan, pwede ka maghugas pa dito ng pinggan. Or, of course, maglaba din ng mga undies natin dito sa area na ito. And we have automatic washing machine. So, sa mga maglalaba dyan, yan, ito yung naging laundry area ko. And then, ito yung sampayan. Ilabas nyo lang dito. We have a sliding door here. Diba? Easy access lang ang pagsasampay. So, ilabas nyo lang ito dito, makakapagsampay na kayo. Okay, dito naman tayo, guys, sa aking bathroom number 1. So, as you can see, I have marble tiles. Super nice kasi ng marble ang tiles and white. Yan. And then we have wood tiles na ginamit sa floor. And itong CR na to, guys, meron din ako dito. Kaya bathroom siya, hindi lang powder room. Dahil pwede ka rin maligo dito. I have shower in this area. So, tip number 5. Pag magpapagawa kayo, guys, ng additional bathroom sa mga bahay ninyo, make sure, guys, na meron tayong windows. So, kung wala naman tayong windows at talagang no choice, kailangan ay may bathroom, mag-add tayo ng bathroom. Don't forget na kailangan meron tayong exhaust fan para, of course, hindi naluluom yung amoy kapag may gumamit ng bathroom. So, yun, perfect na yung exhaust fan dyan. So, in this case, itong bathroom na to, hindi ko na siya nilagyan ng exhaust fan kasi meron naman tayong isang window sa part na ito. So, magbalik tayo ngayon, guys, dito sa aking living room bago tayo magpunta sa second floor of the house. So, siya nga pala, regarding sa house renovation ng bahay na ito, guys. Since, as you can see, sobrang dami kong mga pin lights and mga additional lights, center lights. Nga pala, itong center lights na ito, ulit, ay nabili ko sa Lazada. I-flash ko na lang sa screen kung saan ko siyang store na bili. And then, meron din ako ditong nilagay na spotlights.
So, ilalagay ko na lang din nga guys sa screen kung saan ko nabili ang mga ilaw. O, including ko din pala ito. May nagtanong sa akin saan ko daw ba siya nabili. Ilagay ko na lang din. I-flash ko na lang din sa screen kung saan store ko siya nabili. So, this is my living room. FYI guys, sa mga gusto magpa-renovate nga pala ng bahay, hindi ganito kadami yung included. So, additional siya sa magiging contract ninyo. It depends. Kasi, syempre, mahal yan guys kapag nagpalagay ka ng maraming mga ilaw sa bahay mo. Syempre, maraming babayaran dyan like yung mga additional na mga electric wires and kung ilang piraso ng mga pin lights ang ilalagay mo, kailangan maging detailed yan. So, that's my tip number 6. Make sure na kung magpapa-renovate kayo, makikipag-contract kayo sa mga contractors ninyo na gagawa, is linawin ninyo kung ilan ba ang gusto nyo nakalagay sa inyong mga living room sa lahat ng area, sa buong area ng house mo na gusto mong iparenovate. Linawin mo kung ilan ba ang gusto mong mga pin lights. Kasi, ibang price yan. Syempre, bawat additional ay may presyo. Okay, so tip number 7, kung gusto mong maging hotel feels ang bahay mo, ito talaga ang super tip na i-advise ko sa inyo na kailangan ang piliin yung lights ay warm lights. Katulad nito, sobrang iba siya sa feeling na kapag social siya, hotel feels talaga ang bahay mo kapag warm lights ang ginamit mo. And of course, meron pa rin akong mga white lights, daylights na yan, makikita nyo yan, mga pin lights ko. Para of course, may choices naman tayo. So sa mga nagtatanong ulit, kung ano ba yung ginamit ko sa ceiling? Ito guys, ang ginamit ko dito sa ceiling ko ay PVC na ceiling. Ito guys ay, of course, kaya na PVC, so hindi siya real wood. Okay, since marami nagtatanong guys kung ano ang itsura or nasa ng floor plan ng bahay na ito, ito yung floor plan. Pasensya na kayo guys kasi ako lang ang nag-drawing yan. So ako talaga yung nag-isip kung paano ko ba papalabasin na maganda ang bahay na ito since we only have 66 square meters lot area and 46 square meters existing house or floor area ng bahay. Ang mga advice ko sa inyo is hindi naman kayo pwede din gumawa basta-basta ng floor plan. Kailangan of course, pagkatapos nyo mag-imagine kung ano yung gusto nyo gawin sa bahay ninyo, kailangan ipa-approve nyo ito sa engineer para malaman nyo kung possible bang magawa ang ganyang klase ng bahay. So, pumunta na tayo ngayon sa second floor. Bago tayo pumunta pala dyan, ipapakita ko lang sa inyo ang super nice na hagdan ko. As you can see, naglagay ako dito ng wood. And then, wood steps lang din ang ginamit ko. So, ito yung itsura niya before. And ito na yung naging itsura niya ngayon. So, welcome to my second floor. So, dito sa second floor, guys, na to, nagkameron ako ng 3 bedrooms and 1 bathroom. Papakita ko na sa inyo, guys, ngayon, ang originally, ano yung naging floor plan ko dito? And ito yun. So, as you can see, actually, hindi talaga ganyan yung naging nangyari. Kasi ito talaga yung imagination ko na ganyan. Pero mas maganda yung kinalabasan nung actual na. So, may mga pangyayari na gano'n, especially sa mga renovation, na hindi masusunod yung exactly kung ano yung gusto mong mangyari. Pero pag minsan may mas magandang nangyayari naman, dahil katulad ng nangyayari dito sa bahay kong ito, meron akong dinesign para, kasi yung lang ina-imagine ko, since hindi naman ako architect, di ba? Feeling architect and feeling interior designer lang naman ako. So, ito yung naging floor plan ko. And then, nung ginagawa na ang bahay, may mga area dito sa taas na hindi pwedeng basta-basta bakbakin. Kaya, ang nangyari, mas maganda yung kinalabasan. As you can see, nagkameron ako ng hallway na originally, hindi yan sa aking floor plan, ay wala naman talaga akong hallway na malaki. So, mas maganda kasi nagkameron ako ng mirror area. Welcome to my bedroom number 1! So, ito na yung aking bedroom number 1. I have a tip number 8 nga pala sa lahat sa inyo na magpapagawa ng bahay and magpaparenovate or bibili ng mga furniture.
Ang tip ko sa inyo ay sukatin niyo muna yung area ng bahay niyo or yung existing na paglalagay niyo ng furniture para to make sure na magkakasya yung mga gamit na bibilhin niyo. So yun talaga yung ginawa ko dito, guys. I want to make sure na magkakameron pa ng spaces katulad nito, malaki yung cabinet na napagawa ko dito. And also nga pala, meron ako dito ng additional nga pala na upuan. Kinuha ko lang to sa bahay namin kasi hindi na ginagamit ang daughter ko. So dito ko nilagay. And super nice! Okay, so guys, dito naman sa kwarto na ito, bawat area na yan, bago ko bilhin or ilagay yung mga furniture like itong kama, sinukat ko muna talaga lahat yan. So, feeling architect ako nung time na yon na nung ginagawa pang bahay nito. Kasi lagi akong may dalang pang metro, yung pansukat, kung tama ba or anong gano'ng kalaki ang lalagay ko ng kama. So, itong kama na to guys, ang size niya ay double bed. Itong bedroom number one ko guys ay may access sa aking balcony dito sa labas. And ipapakita ko sa inyo ang aking balcony. Okay guys, so nandito tayo ngayon sa aking terrace or balcony, kung ano man ang gusto yung itawag dito. Basta ito yung open space ko dito sa labas. So, ito nga pala, bago kakalagay ko lang ito, pinuha ko lang din ito guys sa aking bahay. And i-flash ko sa screen saan ko pa siya nabili. Sa Lazada, yan for only 9,000 to 10,000 pesos, depende sa style na bibili nyo. And ayun pa rin ang magsasabi ko guys, super nice na coffee table na ito. Dito naman tayo ngayon guys sa aking bedroom number 2. Dito sa aking bedroom number 2, mas malaki ito compared sa aking bedroom number 1. And of course, kitang-kita nyo naman, hotel feels. Kaya naman naging hotel feels to dahil sa aking mga lamp light na nilagay. So as you can see, yung mga ganyang lamp light na yan, pag nagpalagay kayo ng ganyan, additional na ulit yan sa inyong renovation cost. Dahil of course, kailangan nyo banggitin everything kung ano yung mga gusto nyo i-add sa inyong contractor para hindi kayo mag-away at hindi ka magulang-tang kung magkano ang ibibigay sa inyong price. So take note, ilan ang mga lights or ano yung mga lights na ilalagay nyo. In my case, lahat ng mga lights na yan ay ako ang bumili. Meron dyan like mga center lights yon, yung contractor ko ang bumili nun. But yung mga additional ko, ako na syempre ang bumili nun. So dito naman tayo guys sa aking bathroom number 2. So ito na ang magiging itsura ng bathroom ko. So doon sa mga nakapanood nga pala ng aking house tour part 1. So iba pa yung itsura before ng bathroom ko. Kasi tinipid ko talaga guys nga pala yung aking nakalagay dito na enclosure. Parang hindi siya enclosure. Parang ganda ang itsura niya before nung ginawa ko. Since nagtipid talaga ako nun guys ng ginamit ko. Pero yung nagsisi ako sa bandang huli dahil pag may naliligo is lumalabas pa rin ang tubig. So, isang advice naman to para sa CR na ito, ang bilhin nyo na lang guys kung magpapagawa kayo, kung gusto nyo ng enclosure, is gastusan nyo na ng sliding, basta make sure na hindi lalabas ang tubig. So yun, is may sliding door na dito sa bathroom number 2. Okay guys, dito naman tayo sa aking bedroom number 3. So I'm so happy sa naging outcome nitong aking bedroom number 3 kasi nakailang sukat din ako guys. At hindi ko din alam guys kung ano gagawin ko dito nung una, kung gagawin ko ba siyang entertainment room or gagawin ko pa siyang ganito, bedroom. So naisip ko bedroom na lang since ipapa-Airbnb ko nga siya, short-term stays. Ganyan, mas maganda yung mas maraming bedrooms, mas maraming makakatulog para of course, mas maraming pumili sa bahay mo, mas maraming mag-check-in sa bahay mo. So, sa bedroom na ito, wala akong nakalagay na aircon. So, kapag nagka-budget ako, yan ang una kong bibili. So, sa ngayon, electric fan muna since malamig naman nga dito sa Lipa. So, meron ako dito sa area na ito na cabinet. And ito, yung space ko for my bedroom number 3. Tip number 9. So, of course, kung magpapagawa kayo guys ng mga bedroom, ganyan, make sure, huwag na huwag kayong magpapagawa kung walang bintana. So, kahit maliit, basta meron maglagay kayo. So, dito sa bedroom na ito, meron akong small window.
So, ang small window ko guys ay nandito to sa side na ito. And meron din naman ako dito guys na daan papunta sa balcony again. So, yun naman guys ang ikinaganda ng bedroom na ito. Meron tayong access papunta sa balcony. Okay, so tip number 10. So, of course, alam mo naman kailangan yung pumili ng trusted na contractor, yung sanay nang gumawa. And also, kahit pasanay na siyang gumawa, guys, huwag kayong basta-basta magtitiwala. Kailangan meron kayo written contract na ipapanotarize ninyo. So, whatever happens ay walang magiging problem. So, ayun guys, sana nag-enjoy kayo sa video na ito. And sa mga hindi nga pala nakapanood ng aking house tour number 1, gusto ko lang din sanang inform sa inyo na ang bahay na ito ay available sa Airbnb. Just message me on Airbnb or on my Facebook page, Missy Aranas, or on our Facebook account, Sam and Enzo Casa Rental. Sa mga gusto mag-staycation dito sa Lipa, Batangas, open po ang bahay ko and very affordable lang ang price na bibigay ko sa inyo. Okay, so before tayo mag-end nga pala guys, ay sa mga nagtatanong kung magkano ba ang nagastos ko dito sa aming house renovation. So actually, iba-iba guys ang magiging price, lalo na ngayong 2023 na, mas nag-increase na yung mga presyo kasi nung time kasi nagpagawa ko ay 2021 nag-inquire ako. 2022 ako nagpagawa and 2022 din siya natapos. And of course, nag-start nung 2022 nung nagtaasan talaga ang mga presyo. Pero ang naging contract ko guys, ang nagastos ko overall ay more or less 900,000 pesos. So yun guys, more or less 900,000 except furniture. Pero guys, dun sa aking 900,000 na yun ay kasama na ang everything, mga cabinets. Kasama na, ang hindi lang talaga is yung mga furnitures. And yun nga, ang hirap kasi guys, i-discuss sa inyo, i-disclose kung magkano exactly since sobrang dami ko nga guys ng mga naging additional. And depende na lang din yun guys kung magkano ang magiging usapan nyo ng contractor kasi depende talaga yan sa magiging pag-uusap niyo kung ano yung magiging kasama sa contract niyo. Nag-enjoy kayo sa video na ito. Please don't forget to click on the like, subscribe, the bell icon for the notifications of my new videos. And thank you so much for watching! Bye-bye!